May balak nga daw na gawin na trade itong si Rob Pelinka at involved dyan ang isang Lakers guard. Pero bago natin yan talakayan, pag-usapan muna natin itong cold-blooded smile nito na Kevin Durant patapos nga siyang bantayan ng isang Magic player. Tinutulak-tulak kasi siya mga idol and trying to play a good defense. Pero mga idol, itong si KD ay ginawa lang naman ay nginitian ito at matapos niyan ay iniskoran niya mga idol. Grabe nga cold-blooded moment para nga kay Kevin Durant. At lalo ng cold-blooded yung kanyang performance ngayong araw. Dahil mga idol, nagtala lang naman siya ng 45 points on 19 out of 24 shooting sa field, 79%, 3 out of 5 sa mga 3-pointers, 7 rebounds, 5 assists, 2 steal at 2 block. All-around performance para kay KD, bigyan din ng panalo ang kanyang team 109-102 laban nga sa Orlando Magic. Si Ball Ball 24 points, etong si Banquero 24 points din. Pero hindi nga yan sapat mga idol dahil napakaganda ng ginawa ni Kevin Durant ngayon. Parang ayaw niya nga magmintes. Pero ngayon ay pag-usapan naman natin itong si Karl-Anthony Towns at ang injury niya ngang natamo ngayong araw laban nga sa Washington Wizards. Tumatakbo lang mag-isa itong sikat nang may maramdaman siya mga idol sa kanyang calf area. At yun, tumaob nga siya mga idol at tinawakan niyo yung kanyang calf at obviously in pain itong sikat. At mga idol, nag-update na nga rin ang team ng Minnesota Timberwolves at sinabing meron daw calf strain itong si Karl-Anthony Towns. At hindi naman sa pag-ano mga idol, pero parang parehas nga ito na nangyari kay Kevin Durant noong 2019. Naglalakad or tumatakbo lang sila tapos may naramdaman sa calf area at ayun, diretso na nga sa locker room dahil hindi na kayang ituloy. So sana nga ay gumaling din itong si Towns at hindi na maging major injury ito at hopefully couple of weeks lang ay makabalik na nga rin siya. Panghuling balita naman natin mga idol ay pag-uusapan na natin ang gwardiya na maaari nga daw i-trade ni Rob Pelinka matapos ng December 15. Matapos kasi niyan mga idol ay pwede nang i-trade ang newly signed free agents at isa dyan si Patrick Beverly. Sabi nga ni Jovan Buha, eto nga daw si Patrick Beverly is a name to watch on the trade market. At ngayon nga daw ay patuloy na sa pag-e-evaluate ang Lakers kung ano bang move ang kanilang gagawin. Big trade ba or small trade nga lang daw para ma-address yung issue nga nila sa team na perimeter shooting at size. So yan nga ang balita ng isang The Athletic reporter na sa Lakers nagtatrabaho. Na ito nga daw mga idol si Rob Pelinka ay nagbabalak na i-trade ang isa sa kanyang mga gwardiya. At siguro dahil na rin sa hindi magandang paglalaro ni Beverly. Parang worst of his career ang kanyang tinatala dito nga sa Lakers. So mukhang hindi pa satisfied itong si Rob Pelinka at ngayon ay parang nilagay na nga siya sa trade block at parang once na payagan na nga ang mga newly signed free agents ng teams ay pwedeng i-trade. Ayun nga yata ang balak gawin ni Rob Pelinka para matulungan ng Lakers na mag-improve. So sa tingin nyo ba mga idol, good move ito na i-trade si Patrick Beverly para nga sa ika-improve ng Lakers team? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinyon.